video na ito, pag-uusapan natin ang limang bagay na hindi mo dapat gawin sa sweldo mo at lalo na kung ikaw lang ang naghahanap buhay para sa pamilya mo. Maliit man o malaki ang kinikita mo. Ako nga pala si SP Maristela Banaag. Isa po akong single mom, OFW and financial educator. So welcome sa ating channel kung saan ingatan at palaguin ang perang pinaghirapan. Number 1. Wala o hindi ka talaga nagba-budget. Alam mo ba na ang budgeting is the most important thing sa dapat mong malaman, gawin at i-apply. Lalo na kung nagsisimula ka ng kumikita o tumatanggap ng sweldo mula sa asawa, anak o magulang. Dahil sa may budget ka, natatrack mo ngayon yung mga expenses mo. Alam mo, saan nga ba napupunta ang iyong pera? Number 2, wala kang goal or plano sa pera mo. Alam mo ba na sobrang mahirap kapag wala kang goal or plano, lalo na sa pera mo. Kasi hindi mo matatrack at sigurado na mauubos lang ang pera. Alam mo ba na ang goal at plano sa pera mo ay nagsisilbing tamang direksyon para alam mo saan nga ba napupunta yung pera mo. Pre, hindi mo matatanong sa sarili mo, saan na kaya napunta ang pera ko? And number 3 is huwag mo ilagay lahat ang pera sa debit o credit card. Kasi mas malakas at mabilis ang temptation na makagastos ka dahil madali lang namang iswipe ang credit or debit card. For example, sabi mo, magpapalamig lang naman ako sa mall. Pero hindi mo nare-realize na habang umiikot-ikot ka sa mall, may nakita kang, wow, big sale, 70%. Ngayon, pupunta ka na doon at hindi mo namamalayang na kabili ka na ng items na yon. At paglabas mo ng mall, meron ka ng bit-bit. Definitely, hindi mo yan plano, tama ba? O kaya naman, hindi ka lumalabas ng bahay, pero nagbabrowse ka sa iyong internet. Biglang may nag-pop up na isang site na nag-o-offer ng huge discount doon sa item na matagal mo nang gusto. Kaya naman, at the end of the day, ay mabibili mo na ngayon yung item na hindi naman talaga kinakailangan at nabigla ka lang din dahil nag-browse ka. At syempre, mas madali mong bayarin yon kasi nasa debit o credit card mo na. I-add to cart mo na lang and ting, nandyan na yung order mo. Kaya naman, huwag mong ilalagay lahat ang pera mo sa debit o credit card. And number 4, ibabayad lahat ang sweldo sa utang. Kadalasan sa ating mga Pinoy, usually kapag ikaw lang ang naghahanap buhay at malaki at marami kang responsibilities and then may utang, kadalasan lahat ng sweldo ay ibabayad sa utang. Kaya naman, wala nang may uwing pera sa pamilya. At kapag kinapos, ano yung tanging option? Utang ang gagawin. At ang ipapromise para makapagbayad ay yung susunod na sweldo. Kumbaga, natrap ka na sa trabaho, sahod, bayad, utang. Ang hirap ng ganong sitwasyon, di ba? Hindi ka na ngayon makakaalis sa ganong sitwasyon kapag ang lahat ng iyong sweldo ay ibabayad mo lang sa utang. And number 5, poor mindset about money. Tayong mga Pilipino, gusto yumaman, pero tamad namang aralin ang proseso ng pagyaman. At karamihan sa ating mga Pilipino ay sumasali o sumasama sa mga get rich quick scheme. Kaya naman kadalasan, ayon, nai-scam at nawawala na yung pera na pinaghirapan nila. And yung pangalawa na ginagawa natin mga Pilipino para dumami ang pera is ipagsusugal sa casino, wedding, lotto, online games, sabong. Kaya lang, hindi naman nare-realize na maliit lang na percentage ang nananalo sa ganitong mga activities. Kadalasan, talo, nawawala na yung pera, apektado pa ang relationship sa pamilya, at syempre, apektado rin ang kalusugan. Kaya naman, tandaan mo, ha, dapat ikaw ang magkocontrol sa pera mo. Hindi ikaw ang kokontrolin ng pera. Kung gusto mo rin matutunan, Ms. SP, paano nga ba magagawa makapag-save, makapag-invest? At syempre, kumita ng extra income kahit nasa abroad ako, nasa bahay, kasama na aking pamilya. Kung gusto mong malaman at matutunan, click mo lang yung link sa baba ng video nito para mandirect ka sa page kung saan pwede kang umattend ng free webinar. Dito makakasama mo ang ating mga kababayan
na gusto ring mabago yung finances at maging successful sa buhay. Kaya naman, thank you so much for watching and happy learning, happy investing. Once again, hit the button below para sa free webinar. Discipline, courage, loyalty, passion, boldness, and fun. The IMG way. All these are images of success. Their stories mirror every single Filipino who struggled from life's challenges but overcame it. They are leaders by example. Okay, this is my opportunity nga maka-share sa in front of you. Rose Suliano from Cebu had only gone to second year high school, married, and has two kids. She struggled to make ends meet. Borrowed money here and there, but only found the right solutions through IMG. Iya pagyugong gigayran nga makuha ni nako nga possession. Doctors Jaime and Jocelyn Lorenzo left their profession as medical doctors. Both of them are now dedicated IMG CEO's marketing director. Couple Ray and Ginaline Labrado's inspiring story brought tears during the 2014 convention. Indeed, a couple who fought side by side against life's hurdles can always win the game. Meanwhile, single mom Ojing Osana drew strength from her daughter. She said Andy is all that she lives for. For Ojing, it is not about the big numbers on her sales, but her passion for positive result even through complex situations. She indeed worked so hard for their future. As she influenced fellow team members, she is admired for her undying determination as well. An example of spenders to savers, husband and wife Feli and Benji Santiago's testimonies prove that there is always a second chance to correct mistakes from the past. Make these as a learning experience and be able to share their stories to others. Then learn to live within their means and made members of family part of their IMG business. They are distinguished individuals who demonstrated excellence above the rest. Molded from years of leadership and performance. They are unstoppable modern warriors building their own dynasty, helping and inspiring people to achieve greater heights. They dominated this year's IMG's MVP. Hail to our 2016 MVP achievers, Rosenda Suliano, Drs. Jaime and Jocelyn Lorenzo, Ray and Ginaline Labrado, Ojing Osana, and power couple Benji and Feli Santiago. Congratulations!